patay sa isang miyembro ng clearing operations team kahapon ay tuloy pa rin ang pagpapalis sa mga otoridad sa mga nakaharang sa sidewalk. Narito report ni Jay Sabali. Hindi na nakaporma pa ang mga street vendors sa may EDSA Balintuwak northbound nang madaanan ng clearing operations team ng MMDA at HPG. Lahat ng tindahang nakahambalang sa sidewalk agad tinanggal. Ang mga pwesto ng street dwellers sa Center Island tinanggal din. Sa may A. De Jesus, itutuw na sana ang isang van. Panay naman pakiusap ng katiwala. Nakikiusap po ako na kung po pwede, within a minute, darating yung bus namin, kukunin lang namin yan. Nang dumating ang may-ari, napagsabihan ito ng MMDA at tinabi na rin ng maayos ang van. Sa A. Bonifacio naman, tinangay din ang mga pinto at hamba ng woodcraft na tindahan. Nakalagay kasi ito sa sidewalk. Nasa halagang 20,000 pesos ang mga produktong nakumpiska. Tinatanggap naman po namin. Ang akin lang ho, kung may recover pa namin ito, i-recover namin. Pero kung hindi, okay lang. Sa kahabaan ng Mayon, maraming sasakyan na natanggal tulad ng sa car shop na ito. Tatlong sasakyan na kanilang mga kliyente ang itinaw. Nakiusap pa sana ang empleyado. Kaso, natikita na pala sila noong unang clearing operation. 8:30 ang pasok namin. Apo. Nakikiusap ako na kung pwede, pagdating na ng mga driver namin, hindi na doon nila kayang hintayin. Sa Route 6 ng Mabuhay Lane, hindi bababa sa 20 sasakyan ang tinaw. Laking pasalamat daw ng mga otoridad na walang untoward incident ngayon. Di tulad kahapon kung saan isang tiga QCDPOS na tumutulong sa kanila ang binaril at napatay ng nakaalitang security guard na itutuon na sana ang kanyang motorsiklo. Jay Sabale, GMA News.